Alamin, kasaysayan ng Mount Rushmore at kung sino nga ba ang apat na mukha na nakaukit dito. Yan ang ating pag-uusapan dito lang sa ating talakayan na kung ikaw ay may karunungan, higit ka pa sa may kaalaman. Simulan na natin. Ang Mount Rushmore ay isang monumental sculpture na ginawa sa gilid ng bundok na kung saan nakaukit dito ang apat na mukha ng mga kilalang tao sa United States. Matatagpuan ito sa Black Hills, malapit sa Keystone, South Dakota. Ang pangunahing layunin sa pagtatayo nito, mga kaibigan, ay upang makaakit ng mga turista sa nasabing dako na kung saan ipagmamalaki hindi lamang ang kagandahan ng local geography dito, kundi maging bahagi ito ng tagumpay ng Western Civilization. Ang nasabing proyekto ay naaprubahan ng Kongreso ng Estados Unidos noong March 3, 1925. Napili si Gutzon Borglum na isang American sculptor upang pangasiwaan ang proyekto at pag-ukit ng apat na mukha sa nasabing bundok. Katulong niya sa proyektong ito ang kanyang anak mismo na si Lincoln Borglum na isa ring American sculptor, photographer, author at engineer. Alam mo kaibigan, bago makilala sa pangalang Mount Rushmore, isang tribo sa nasabing dako na kung tawagin ay Lakota Sioux ang tumatawag sa bundok na ito sa pangalang Cougar Mountain. Ngunit nagsimula ang kwento ng pagbabago ng pangalan dito noong taong 1885 na kung saan bumisita si Charles E. Rushmore na isang American businessman at attorney sa nasabing bundok. Sa pag-akyat ni Charles dito ay mayroon siyang dalawang kasama at sa kanilang paglilibot sa nasabing dako ay makailang ulit na nagbiro si Charles Rushmore na tawagin sa pangalan ang bundok na iyon alinsunod sa kanyang pangalan. At nangyari nga noong June 1930, sa pamamagitan ng United States Board of Geographic Names ay opisyal na kinilala ang bundok na ito bilang Mount Rushmore. Taong 1923, ang ideya na pag-ukit sa apat na mukha sa Mount Rushmore ay naisip ng isang historia na si Dowan Robinson. Sumunod na taon, pinalibot niya sa bundok si Gutzon Borglum upang siyasatin ang lugar kung may magiging abereba kung sakali sa magiging proyekto. Ayon sa pagsasaliksik natin mga kaibigan, ang orihinal na plano ay dapat gagawin ng proyekto sa The Needles na isang dako sa Black Hills, South Dakota na puro eroded granite pillars. Ngunit, ayon kay Borglum, masyadong maninipis ang mga bato at haligi dito na hindi kakayaning magsagawa ng sculpture. Kaya naman, napili niya ang Mount Rushmore sapagkat di hamak na mas maganda ang lokasyon nito na mayroong matibay na mga bato at nakaharap sa southeast na kung saan mas ma-expose sa araw ang uukiting apat na mukha. Bagaman naaprubahan ng Kongreso ang proyektong ito noong taong 1925, taong 1927 na ito nasimulan. Eksaktong October 4, 1927, si Gutzon Borglum at apat na raang manggagawa ay sinimulan ang nasabing plano. Bago ito ukitan, ay kinailangan munang pasabugin ang bahagi sa gilid ng nasabing bundok. Sinundan na ito ng pagsisinsil at pagbubutas upang maging pulido ang pag-uukitan. Sumatotal, 410,000 tons na mga bato ang kinailangang matanggal bago masimulan ang pag-uukit. Patungkol naman sa apat na mukha na nakaukit dito mga kaibigan, mismo si Gutzon Borglum na ang pumili sa kung sino ba ang mga ito. Napili niya ay ang apat na naging presidente ng Estados Unidos. Pinili niya ang mga ito batay sa pagkakaroon ng mga ito ng malaking ambag upang mapanatili ang republika at maging ang pagpapalawig at pagpapalawak ng teritoryo nila. Ang apat na pangulong ito ay sina George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, at Abraham Lincoln. July 4, 1934, nang makumpleto ang pag-ukit sa mukha ni Washington. Taong 1936 naman, nang sumunod na makumpleto ang mukha ni Jefferson. Ang plano'y dapat iuukit ang mukha ni Jefferson sa kanan ni Washington. Ngunit, nang malaman nila na ang bahaging iyon ay marupok para sa sculpture, ay pinagpasya nilang sa kabilang gilid na lamang ito iukit at maging ang dalawa pang natitira. Taong 1937, nang matapos iukit ang mukha ni Roosevelt at nakumpleto namang maiukit ang huling mukha na kay Lincoln taong 1939. Isa pa sa bahagi ng plano nila ay dapat iuukit ang apat na pangulo hanggang sa bewang ng mga ito. Ngunit, dahil sa kinapos ng budget noong panahong iyon, ay napagpasya na lamang na ang ulo at mukha na lamang ng mga ito ang gawin. Bawat ulo ay may taas na 60 feet o 18 meters, katumbas ng taas ng isang 6-story building.
Ang mga mata naman ng mga ito ay may laki o taas naman na 11 feet o 3.3 meters across, habang ang ilong ng mga ito ay may taas na 20 feet o 6 meters. Alam mo kaibigan, umabot ng mahigit $900,000 ang nasabing proyekto. Ngunit, iyon ay halaga pa sa panahong ginagawa ang mga ito. At kung i-convert mo ang halagang iyon sa ating panahon, ay talaga namang napakalaking halaga nito. Si Charles A. Rushmore na pinagkuhaan ang pangalan ng nasabing bundok ay nag-donate ng $5,000 noong panahon niya nang malaman niya ang gagawing proyekto sa nasabing dako. Nang tuluyang matapos ang proyekto noong taong 1941, sinabi ng mga nangangasiwa dito nang natitirang mga bato sa gilid ng bundok ay hindi na kaya pang sumuporta sa adisyonal na muka kung sakali. Sa ngayon mga kaibigan, masasabi nating nakamit ng dakong iyon ang layunin pagdating sa turismo, sapagkat mula nang buksan ito sa publiko noong taong 1941 ay mayroon lamang ito na naitalang bisitang umabot sa 393,000. Pero habang nalipas ang mga taon ay lumalaki ang bilang ng mga bumibisita dito. At nitong nakaraang taong 2020 lamang ay naitala na may bumisita sa Mount Rushmore na mahigit 2 milyon na mga tao, na naging dahilan kaya naging top tourist attraction ang Mount Rushmore sa nasabing lugar. Yan mga kaibigan ang kasaysayan ng Mount Rushmore sa Estados Unidos. Nakilala nyo rin kung sino nga ba ang apat na mukha na nakaukit doon. Paano? Hanggang dito na muna tayo. Manatili ka pa rin nakasubaybay para sa mas marami pang talakayan. Hanggang sa susunod. Paalam.